Hello guys, good afternoon, good evening guys. Guys, pag-usapan natin yung ano guys. Dapat mayroon tayong sa sariling farm na sa government. Ayan. Yung isang president ng Republika ng Pilipinas kailangan mag-isip ng tamang idea. Pero para sa akin guys, dapat may sariling farm tayo dito sa Pilipinas. Yung kahit na nasa island, yan, mga farm, dapat mayroon tayong sariling prutasan, tapos may sarili tayong rice terraces sa government, mga vegetables, yan, dapat may sarili yung sa government para yung mga mapakinabangan yung mga natin, yung mga halimbawa yung mga nakulong sila, tapos natin sila idalhin natin doon sa farm, doon ang nila, doon sila gumagawa ng mag-farming sila doon, para wag natin baguhin natin ang style ng paghuli sa kanila. Dati yung pinapatay natin yung mga pinapatay sa pinapatay nila yung mga nakasala, halimbawa nagdudruga, tapos pinatapon sa ilog, mga Ngayon, iibahin natin ang style ng paghuli. Kailangan hulihin sila ng buhay. Buhay. Hulihin natin yung mga masamang tao na buhay sila, para dalhin natin sila sa sa farm. Farm ng government. Yung siyempre, yung ibang bansa yata may sariling farm yung nila. Nalaman ko doon sa sa Kingdom of Saudi Arabia, yung friends doon mayroon silang sariling farm. Oo. Yun. Kailangan ang government natin may sariling farm dito sa atin. Oo. Kasi Pilipinas to, mataba ang lupa dito. Pwede dito mag-cultured ng mga baka, mga kambing, mga sa farm. Kailangan sa mayroon tayong sariling sa government. Dapat ganun ang naisip ng isang presidente ng Pilipinas. Kailangan mayroon tayong sariling farm. In case na hindi na tayo maghirap, hindi na magmahal ang product ng mga agriculture product. May sariling rice terraces, yan. Sariling farm, nakalagay doon government farm. Yun, may sarili ng farm ang government. Halimbawa sa Mindanao, mga apat na farm sa government. Sa Visayas, tatlong farm. Tapos dito sa Luzon, apat na farm ng government. Tapos para matakot ang mga masamang tao, hindi nagagawa ng masama, dahil
ang kahinat na nila, mag-farming sila. Pag once na gumawa sila ng kasalanan, pag nahatulan na sila na makulong, doon sila dadalhin sa pagpa-farming. Oo. Para mabawasan yung ano, mga masamang tao na yung nagdodroga. Oh, tatakot na yan sila magano, magdodroga, kasi isipin mo magpa-farming sila doon pag nakasala sila. Oh. Oh. Yan ang dapat gawin ng ano, government. Lahat na nakakulong magpa-farming. Tapos yung ano, mga nakulong, nagtatrabaho sila, at least pag natapos na nila yung ano nila ng kanilang ano, sentensya, may alam na sila sa farming. Oh, nakakatulong ka pa sa taong nakulong. Oh, mayroon na silang knowledge dahil pinatrabaho sila ng government na magpa-farming. Oh, di ba? Malaking bagay 'yon. Tapos lahat ng mga masamang tao matatakot dahil magpa-farming sila. Tapos yung ano, natatakot silang kasi yung mga masamang tao, tamad yan, mga tamad. So iano natin sila doon, i-excel natin sa ano, pagtatanim, pag-aalaga ng mga hayop, magdidilig, ganyan ang gagawin doon sa ano, farming. Mag-aalaga ng mga tanim, yan, nagpapatubig, yan. Dapat ganyan ang gagawin sa nakulong para magbago sila. Kasi kung kain tulog lang sila sa selda, talagang ano sila, gumagawa pa rin ng masama. Dapat sa kanila higpitan lahat sila ng nakakulong by numbers. Bigyan silang ng numbers. Tapos bawat ano, kailangan mayroon kasulatan na once na ang isang nakakulong may kasulatan, once na tumakas siya, ano siya, kailangan death penalty ang kanyang mahinatnan. O, wala na talagang tatakas dyan kasi natatakot sila. O, kailangan higpitan. Walang dalaw. Walang dalaw. Kailangan ano, by ano lang, by telephone operator. Kailangan mayroong telephone operator. Kailangan, kung gusto nilang tumawag sa kanilang kamag-anak, kailangan mayroong telephone operator sa government para malalaman natin kung anong pinag-usapan nila sa ano, yung mga nakakulong. O, tapos ano, kailangan walang dalaw talaga, kailangan walang VIP, lahat magtatrabaho. Iyan ang dapat ipaparusa sa mga ano, sa mga masamang tao, yung gumagawa ng droga, lahat. Kahit na dito nahuli yung mga foreigner na masamang tao, dito ipa-farming natin sila dito. Hindi na natin papaano sila. Oo, kailan pagbayaran nila yung ano, ang ginawa nilang masama, pagbabayaran nila dito, magpa-farming sila. Ngayon yung mga ano, yung